Baam. Ni Baam. Tapos may pepper. Para may konting flavor, di ba? So, sino dito ang, this weekend, you're committed, magpa-practice ako lalo mag-present. Taas ang kamay. Oh, Holy Week, di ba? Habang may nagaganon. No, sabihin, oh, left. All right. 1-5. Sabi, aray, oh, 1-5. Oh, painumin ng vida. Oh, punasan ng complete, no, para gumaling. So this is what you want to happen. Parang hindi tawang mayaman yun, ha? Pag mga ganyan yung tawa, parang I, bracket D, bracket A. Ampun. Point. Lahat ng ito, don't be afraid to try. Kasi ang problema ninyo, you're so afraid to try, you're so afraid to present. Practicein mo. Oh, hindi mo pwedeng gawin to negosyong to and you cannot succeed na it's always your upline doing it. Tapos sasabihin nyo, ba't ang galing-galing niya? Eh, siya lahat ang gumagawa eh. Akala mo, mabait yung upline na siya yung gumagawa. Hindi rin. Dahil ang nangyayari, siya gusto niya kasing maklose yung deal. Na ang makikinabang nun, ikaw, tsaka siya. Pero hindi ka relation ninyo. Nung nagpa-part-time akong mag-MLM long, long ago, nung mga late 90s, 96, 97, nung nagne-network kami, ang upline ko, once lang nag-present. Tapos pinanood ko lang siyang mag-present. Tapos inaral ko kung paano. Kasi ang mindset ko was paano kung di siya available, tapos yung recruit ko available, alam namang i-match ko pa yung schedule. Inaral ko talaga kung paano mag-present. Tapos yung mga una kong prinesentan, may sumama, may hindi, it's okay. Pero sa unang buwan ko, meron akong 5 pay-in. Nung pangalawang buwan, 5. Nung pangatlong buwan, 5. Nung pang-apat na buwan, 5. So yung cheque ko, lumaki nang lumaki. Kasi ang downlines ko, tinuturuan din namin kung paano rin mag-present. Na para sa kanila, dapat after 1 month, marunong ka na mag-present. Kasi yun yung standard na sinet namin for our team. Mangmang naman. Sino ditong marunong mag-spelling ng darts? Oh. Para naman makasali kayo sa usapan. Ang darts, ilang feet ba yung layo sa dartboard? Yung official. 10 ba? So ang 10 feet, mga ganito. No? Atras pa. Uy, mga expert itong mga to. Sino sa inyo dito kung bibigyan ko kayo ng 10 darts, kaya niyong i-hit yung bullseye kahit na isang beses? Kahit na yung official na darts. Ang dami namang requirement nito. Pero 10 dart ang ibibigay sa inyo. Sa tingin ninyo, ilan ang kaya ninyong maipasok sa... O nga, hindi. Dart nyo ang gagamitin nyo. O yan, dart nyo ang gagamitin ninyo. Ang mareklamo itong dalawang to. O ngayon, paano kung halimbawa i-blindfold ko sila, tapos paikot-ikutin ko sila. Tapos hindi ko sasabihin kung alin yung harap, alin yung likod, tapos bibigyan kita ng 10 dart. Sa tingin mo, ilang tao ang matatamaan ng dart mo, di ba? O, sa tingin mo may matatamaan sila na bullseye? Baka nga yung dartboard, baka hindi pa matamaan eh. Correct? Kasi naka-blindfold. Paano mo matatamaan, hindi mo nga nakikita? Paano nyo ma-achieve yung success nyo, hindi nyo nga alam kung saan kayo pupunta? Ama. Abnormal. Ama. Eh, kung may motivation ka sa sarili mo, pero wala ka pa rin game plan, ang mangyayari, you'll try, pero hindi mo nakukuha yung tamang result eh. So, parang ganito, may motivation ako, may hawak ako na 50 dart. Eventually, siguro tatamaan ko yun kasi papakinggan ko yun eh, di ba? Walang, ouch! Oh, hindi yun.
Ay po, hindi rin yun. Eh pero pag narinig ko na may gumano na, o dingding na yun. Yun, papakiramdaman ko, kaya kong may motivation ako kahit di ko nakikita. Kaya lang, ang tagal. And there are some people na baka dun pa lang sa ikalima, nag-give up na. Versus, di sana tinanggal mo na lang yun, di ba? Mas mabilis yung may skill ka na, kita mo pa kung saan ka pupunta. So yung iba, may piring. Di ang hirap mong tamaan yung target mo. Yung iba naman, alam na nga nila kung saan sila pupunta. Wala namang skill. Nakikita nila yung dartboard, hindi naman sila marunong magtapo ng dart. Tama ba to? Tama ba yon? Hindi. O ito. Tama ba yon? Hindi rin. Ultimong yung pagtapon, meron din siyang technique eh. PE ko kaya yun, yung dart. Diba? Kaya nakatatlong teacher kami. Pati natamaan sa mata pa. Diba? Eh mukhang bullseye kasi. Doon ko nakatabi pa siya ng ganun. So, sino ditong bago matapos ang Sunday, may game plan na dapat? Taas ang kamay. Siguro bukas ng umaga pa lang, mag-coffee na kayo ng mga downlines mo, ng mga uplines mo. Be together. Or halimbawa, sa Saturday ng umaga, no? Mag-coffee kayo. Tapos siguro start your meeting with a prayer na, Lord, thank you for putting me in AIM Global. And give me the wisdom and give me the courage to do this business dire-direcho. Mahirap magnegosyo na wala kang sinusundan na plano. Ang architect, sino nag-take up ng architecture dito? Taas ang kamay. Ako rin. UP ako, architecture. Pero hindi ko siya kinareer. Naging trainer ako sa Shakey's. Kaya ako nag-architecture. Para maging trainer. Kaya tingnan mo. Ah, tama naman sulat ko. Oh, ha? Kung nag-take up ka ng architecture kasi, you will know. But anyway, basically anyone na nagpatayo ng tindahan or whatever, hindi ka aaprubahan ng munisipyo kahit na sari-sari store lang kung walang plano. Imagine, sari-sari store lang yun ha. Nalawanit, plywood, dos por dos, yero lang. Yung papakupakuin lang, hindi yan papayagan na itayo mo sa harap ng bahay mo na wala ka man lang plano. Everyone has to have a plan before doing anything. Kaya nga it's goal and then plan and then action. Eto aminin ninyo, nung bumili kayo ng kit, tumalun kayo kagad sa action. Correct? Attend a seminar, invite, no, recruit, present. Wala pang ganito. Ang goal mo, yan ang magde-determine kung ano yung action na ibibigay mo. Sino dito yung first time akong makita? Taas ang kamay. Talaga, magaling na yung mga mata ninyo. Ngayon nyo lang ako nakita. Kasi isa lang yun na dala ko eh. So name mo, name ni Mar, present niyo yan sa 7 pa lang eh. Diba? Yung complete pa lang. Tapos mag-coledus ka pa. Yun nga lang, up to the 7th month ka lang dapat nag-fish oil kasi pampalabnaw siya ng blood eh. So dapat bago ka operahan, 2 months bago ka operahan, you stop drinking fish oil. Pero ang daming benefit na yun na nagawa for you and for your baby. Eh wala, eh, pag pinapainom ka lang ng mga kung anong mga supplements ng mga OB-GYN, minsan pharmaceutical ang nagpo-produce
produce. So it might not be as easily absorbed as compared to Complete or C24/7. Sa tingin kaya ninyo, malaking-malaki yung market ng products ng AIM? Yes. Would you like to be parang one of the leaders of the big organizations of AIM? Yes. And malay ninyo, you are. Kasi sa mga nakaupo ngayon, hindi ko rin alam eh. Kung sino sa inyo yung next year, kayo na yung may grupong malaki. We cannot tell. Ikaw lang talaga ang makakapagsabi. Depende dun sa effort na ibibigay mo. Because we only you will know your commitment. Kami, we can see your effort. But only you can know what's in your heart. Kung committed ka talagang gawin ito or hindi. Ang promise ko lang sa inyo, if you commit to do this business and you know exactly what to do, kaya mong kumita ng 100,000 or more per month. Hindi lang siya madali. Pero kaya mo. Versus yung hindi niya alam. Hindi na nga niya alam. Di paano niya pa kakayanin kahit na nung effort ang ibigay. Sino ditong feeling mo right now mukhang kakayanin mo to? 3 years from now, nag 100,000 ka na per month. Sino dito yung 25 years old and below? 25 and below. Imagine 5 years from now, no? Mag 300,000 ka lang per month. 5 years from now. Pagdating mo ng 30, tapos sa-attend ka ng reunion ninyo sa school, hindi ba, kumbaga, most improved ka? Eh di sasabihin nila sa ng venue. Ang sabi mo, ba't siya ng venue? Sagot ko na yung venue. Sagot niya na yung pagkain. Sagot ko yung venue. Tapos makita mo yung pagkain, ba't ito lang? Sagot ko na yung dalawang lechon. Sabihin, kaya mo yan? Isang buwang income ko lang yan, ano? Kaasar. O, ano pa? Ano pang gusto yung sagutin ko? Banda? O, sagot ko na rin, magkano lang naman yan? 50,000 lang naman yung banda. Sige, o banda, sagot ko na. So, a-attend na lang kayo. O, pero bago ang reunion, marketing plan muna. Di ba? Tapos kuntsabahin mo yung banda. Di ba? Mga kanta nila yung mga to the left, to the right, 1-5, 1-5, to the left, to the right, 1-5. Sabihin, ano yung kinakanta nila? Ah, marketing plan yun. O. Ang dulas-dulas ng koledus. Ano yung kinakanta nila ng koledus? Yung mga party-party, tapos demo na pala ng mga produkto, di ba? Sa tingin kaya ninyo, kung sumipot ka dun sa reunion ninyo, tapos sinagot mo lahat, hindi kaya maku-curious yung lahat na anong ginawa mo? Di ba, sabihin mo, naging smart lang ako. Hindi katulad nyo. Facebook, ako ng Facebook, kung makapag-comment kayo, gusto ko rin yan, tapos hindi naman kayo sumisipot. Ibig sabihin, I'm an achiever, you're a dreamer. O, sa tingin mo, maintriga kaya sila? Oo, kasi marami rin akong networker na kilala. Nung reunion nila, sila nag-sponsor ng roasted calf. Sila yung nag-sponsor ng tatlong lechon. So, mag-curious talaga yung mga kakarir niya. Anong negosyo mo ba ngayon? So, sabihin niya, I have a distributorship. Nang ano? Well, I own a distributorship of Nature's Face products here in the Philippines. Because they decided to distribute it, but they didn't want to distribute it through the regular, through retail. So they didn't bring it through Mercury or GNC or Healthy Options. So what they did was they opened the distribution to distributors like me. And I bought the distributorship. That's where I got all this money. Arte, parang nakumatos lang. Parang goodbye. Hello. Social ba yung dating ng negosyo ko? Oh, hindi yung anong negosyo mo? Nagne-networking, di ba? Anong negosyo mo? I own a distributorship. Di ba? Tsaka dapat hindi mo bukas yung bibig. I own a distributorship. Sabihin, ano yun? May pang-stroke ba na gamot siya? Para ka na-stroke. So sa tingin kaya ninyo, exciting ba yung negosyo nyo? Yes. Kaya pag dito next year, wala kayo, walang sisihan, and tama na yung dasal-dasal ha, na Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity, binigyan ka na eh. Eto, nandito ka na eh.
Agree ba kayo na 5 years from now, maraming tao dyan sa labas, ni hindi nga nila alam kung ano yung AIM Global? Ito na lang, pumunta kayo ng Robinsons ngayon. Pustahan tayo, wala kayo konti lang ang makikita ninyo doon na alam nila yung AIM Global. Kasi sarado na siya eh. Hoy, alam mo ba yung global? Konti na lang ang tao. Hindi, pero pala biro, on a peak day, pumunta ka sa food court ng Robinsons Galleria. Magtanong ka doon, mag-survey ka. Marami dyan nagne-networking din kasi may mga MLM offices din dito sa Robinsons. Pero marami dyan, hindi nga nila alam kung anong AIM Global and it's just across. O so, anong ibig sabihin nun? 5 years from now, marami rin hindi pa nila alam kung ano yung AIM Global. E di hindi ba ang swerte-swerte mo na ngayon pa lang you're already here? Ang kawawa yung mga iba na hindi nga nila alam ang MLM 5 years from today. Hindi pa rin nila alam. Ikaw, in 5 years time, ano na yung na-create mo? Sino dito in 5 years time gusto mo na bili mo na yung dream house mo? O eto pa, sino dito in five years time gusto mo may apat ka ng downline na nakabili na rin ng dream house nila? Yun ang masarap, yung makakatanggap ka ng text, upline, attend ka naman sa Sunday, wag ka mawawala sa housewarming ha. O tapos, pag housewarming, magkakat pa ng ribbon, panalo, di ba? Camellia, nagkat talaga ng ribbon. Eh bakit? Bahay din naman yun, bakit ba? O kesa naman nandun siya sa slums, di ba? Di nandun siya sa Camellia, 2.5 million, two-story na bahay. O, ribbon cutting, tapos habang kumakain, sabi niya, sandali lang po, gusto lang kong magpasalamat, unang-una sa Panginoon, dahil binigyan ako ng opportunity, pero higit sa lahat, dun sa tao na ginawa niyang daan, para magbago yung aming buhay. Dahil yung dati ho namin tinitirahan ay ito. Tapos magpa-flash siya ng mga, may pambili pa siya ng projector, tingnan mo. Yan yung bahay namin dati. Yan yun, yan. Diyan kami nakatira. At ngayon, nandito na. At hindi mangyayari ang lahat ng ito, kundi dahil sa upline ko. Sa upline, habang buhay naming utang na loob sa iyo, ang pagbabago na nangyari sa amin. Hindi dahil sa tinulungan mo kami, pero doon na lang sa na-invite mo ako. Kaya tinulungan mo ako, kaya hindi. Na-invite mo ako, napili na ako. Sa milyong-milyong Pilipino, isa ako sa mga konting nabigyan ng opportunity. And dahil dyan, maraming salamat. Oh, tingin kaya ninyo, pag nangyari yung moment na yun, hindi ka maiiyak? Oh, ikaw yung upline, nandun ka, hindi ka maiiyak? Malamang maiiyak ka kaya nun. Tapos sabihin mo sa mga bisita, so mga punyeta kayo, mag-sign up kayong lahat. Hindi nakikikain lang kayo dito, mga hampas lupa. Oh, gusto yung magkakamelya, hali kayo, dito. I-on pa yung, oh, ilipat sa PowerPoint ko. Lahat ng pagkakataon talaga, no? Tingnan ninyo, di ba? Di nasugatan na siya. Pupunasan ko ng complete yan. Tama, gumaling ang sugat niya. Talaga, walimik, walang pinatawad. Talagang kahit nalong, kahit walang oka-okasyon, di ba? Talagang, oh, nakapako na sa cruise. Napapagod ka na ba? Bigyan mo siya ng complete. Ayan, para, anong pinainom? Binigyan ko siya ng vida. Oh, this passion is sponsored by mandaming tarp. Sabi, ano ba? Ninegosyo na talaga yung mga yung Holy Week. So, once you have your game plan, next naman na kailangan mo is louder. Action. Louder. Action. Ngayon, yung action is affected by two things. Number one is skill. Number two is attitude. Hindi, bago ba yan? Bagong-bago. Ang skill has a 20% effect on your action. Attitude has an 80% effect on your action. In other words, hindi pwedeng skill lang. Kasi pwedeng alam mo na yung lahat ng dapat mong gawin eh, pero ikaw ay tamad. Pero ikaw ay defocused. Pero ikaw ay madaling mag-give up. Those are all attitudes. Kaya marami rin nag-fail, tinuruan na ng skill, ang problema na sila. So what are you going to do with downlines na tinuruan mo na ayaw pa rin kumilos? You coach. You counsel. Takutin mo. I-motivate mo. Pag ayaw mo, pag nag-invest sila, pag bumili sila ng package and they said, I want to join
you have to be competent to help them. Hindi pwedeng they bought and then apply nyo pa rin ang magtutulong. You should be competent enough to help your people. So you need skills. Anong skills ang kailangan mo? Number one skill that you need is prospecting. Pangalawa is goal setting. Pangatlo is invitation. Pang-apat is presentation. Panglima is retail or retailing. Meaning pagbebenta ng kit or pagbebenta ng products. Prospecting, goal setting, invitation, presentation, retailing. Kailangan marunong ka ng ABC. Kailangan marunong kang umattend ng seminar. These are basic skills na dapat meron ka when you're a beginner. So number one, prospecting. How many names should you have in your prospect list? At least 200. And you can divide them depending on what your upline will tell you. May uplines kasi, they will ask you to divide your prospect list according to class A, class B, class C. Hindi yan economic class ha. Yung tipong class A, yung group A, ito yung mga alas ko. Yung B, ito yung pwede na. Yung C, yan yung mga pwedeng sumali, pwedeng hindi. Pero kung sumali, di okay din. Pamparami rin yun. Minsan kasi yung C na ni-recruit mo, hindi naman siya yung mag-a-active. Ang mag-a-active yung recruit niya. Can that happen? Kaya hindi rin pwedeng hindi ninyo idadasal yung inyong negosyo. Kasi tandaan ninyo, ikaw ang may control dun sa sino yung isusulat mo sa prospect list. Ikaw ang may control kung sino ang tatawagan. Ikaw ang may control kung sino ang pipresentan. Wala kang control dun sa sino ang mag-a-active. Do you follow? Yes. I can invite 10, I can present to 10, and all of them can buy. But sino yung mag-a-active dun sa 10? That's not within my control. Someone up there has to start helping you already to inspire. Sino dito yung mag-a-active? Tapos, wala kang control dun sa sino yung prospect nung nag-active mo. Sino yung prospects niya? Sino yung pre-presenta niya? Sino yung mag-a-active sa ilalim niya? Yun, wala ka ng control eh. Kasi hindi mo siya prospects. Kaya when people tell me na ang MLM puro pera-pera lang, what people sometimes don't see is network marketing can really be a true test of your faith. Kung gaano ka ka-spiritual and kung gaano ka ka-faithful na pag hiningi ko, pwedeng ibigay sa akin. Kasi dito ko rin nakikita ilang tao na yung na-meet ko sa network marketing. Hindi, walang masyadong quality yung kanyang mga nire-recruit, pero ba't ang laki ng income niya? Kasi mga nire-recruit niya, nakaka-recruit ng mga taong may quality. So doon mo rin makikita kung committed ka, kahit na yung mga direct mo, parang hindi naman masyadong mukhang mag-a-active. Kahit papano may nare-recruit yung recruit niya, yun ang magiging alas ng grupo mo. Tapos yun ang magpapalaki ng income mo. Ang maganda sa network marketing, hindi effort mo ang nagpapalaki ng income mo. It's the effort of your team. So magandang negosyo to para sa hindi magagaling. Kasi kung di ka magaling, pero ang mga recruit mo hindi rin magagaling dahil birds of the same feather flock together. Nagsama-sama kayo, hindi magagaling. E paano kung yung mga hindi mo magaling na downline naka-recruit ng mahusay talaga? Sino dito yung feeling ninyo kahit na hindi ka tulungan ng upline mo, itutuloy-tuloy mo tong negosyong to at aaralin mo hanggang sa makuha mo yung goal mo? Talaga? Yes. Really? Yes! Talaga? Yes! Kasi kung yung downlines mo, hindi ganyan ang kanilang paninindigan, just look for someone else. Tsaka minsan ganito, nag-pay in ngayon, mag-a-active next year. Kasi hindi pa siya ready. E di wag mong pilitin, hanap ka ng iba. Inggitin mo. O kamusta na? Basta pag ready ka na ha, mag-active ka na lang. Ay tsaka nga pala, invited ka ha, next month, punta ka sa bahay. Kasi may konting celebration. May anong meron? Tagal pang o di, connected pa rin siya hanggang sa pupunta siya doon tapos sabi niya, eh nakakaingit naman, kaya mo naman yan, nakita mo yung prospect list mo, di ba, ang husay-husay ng prospect list mo. Alam mo,
Hanapan mo lang siya ng time. O paano, paano kami, bakit hindi mo siya pinipilit? Kasi marami kang ibang downline na inaasikaso eh. Kung isang lang ang downline mo sa buong talang buhay mo, di syempre kukulitin mo yun araw-araw. Ano, kailan ka mag-active? Kailan ka mag-active? Para ka nakatira sa kuweba, isa lang yung kapitbahay mo. Marami kang kapitbahay, hindi ka nagre-recruit ng marami. Nakaka-relate ba kayo doon? Na ang kinukulit mo, dalawang tao lang. Kasi ang nirecruit mo, dalawa lang eh. Tama? Tama? Okay. So, goal setting, kailangan marunong kang gumawa ng game plan. Kailangan marunong kang gumawa ng game plan for your downlines. Invitation, kailangan marunong kang mag-invite. There are two kinds of invitation. One is through the phone, and the other one is face-to-face. Yung face-to-face na kasalubong mo, paano mo i-invitein? Pinuntahan mo sa office, paano mo i-invitein? Ang pinakamadaling invitation is always through the phone. Kasi sayang kaya sa oras yung ganun ka lang ganun. Biyahe ka ng biyahe. Samantalang sa isang, ang isang tawag, wala pa siyang 3 minuto. So sa loob ng isang oras, kaya mong mag-confirm ng 10 appointment. Okay? So Puela Biro ha, yung atin ng roadmap, magdala kayo ng phone na merong 200 pesos na load. Kasi on the spot talaga kayo mag-in. Ang sarap kaya ng feeling nun. Yung mga nag-i-invite, tapos sabi, ha? Sabi niya, yes. Parang feeling ko tuloy sa buong talang buhay niya, ngayon lang siya nakapag- invite a 6 months na, parang anong invitation ang ginawa mo dati? Spirit of the glass? Diba na, pupunta ka ba? Oh, yes. Oh, apply na sa yes. Oh, pupunta siya. Sino ka? Ay, father ko, ito patay na talaga. Ito. Hindi ito. Labas muna. Diba? Hindi pwedeng ganun. Presentation is how do you present. May pwedeng mag-present na naka-dekamay, pero sino sa inyo nagpe-present na naggamit nyo tablet or iPad or laptop? Alam mo, ito prediction ko to. Hindi matatapos ang taong ito. Halos lahat na kayo, tablet na yung gagamitin ninyo. Oh, opinion ko lang naman yun. Huwag nyo naman seryosohin masyado. O karapatan ko naman yun, no? Magkaroon ng opinion. Kasi may mga tablet nang lumalabas ngayon, 7,000 may tablet ka na eh. Diba? In fact, meron nga sa National Bookstore, 30 pesos, may magic slate ka na kaya. Diba? Magdodrawing ka, tapos hangat mo lang siya. Taburado na, o ito ikaw. Tapos sabi niya, balik mo dun sa una. O ito, ito yung sa una. Kasi dati ang iPad magkano? 33 o 20 plus. Ngayon hindi na. Parang yung natin, press. Tapos magpe-play. Tapos sabihin ng apply mo, hi, ako yung apply ni Jopet. Ano, kamusta? Okay ba yung presentation niya? Di ba? I-video mo lang naman yung upline mo eh, na magsasalita ng ganun. Si Jopet yung tinitrain namin na susunod na magiging team leader ng grupo namin, and naka-poised na siya to make 100,000 by the end of the year, 200,000 by the end of next year. Bibili niya yung unang sasakyan niya end of next year. So kung gusto mo ikaw rin, sali ka na para kasama ka sa team na kino-coach namin na team ni Jopet. So magkita-kita tayo sa office ha. Out. Tapos 5 upline yung magsasalita lang ganun sa tablet. Sa tingin niyo effective kaya 'yun? Di ba tapos sa ng presentation nandoon na. Di ba? Tapos sabi mo, ito college do, tapos bumuksan mo yung tablet. Tapos meron siyang cabinet din sa loob. Tapos ayun, yung mga products. To dispenser pa siya, di ba? Ang daming gamit. Ang kapal ng tablet, mukhang Coleman. Sabi, ay, akala ko TV. may nalagyan ng damit, may gulong. Ano naman yung retailing? Retailing, pagbebenta. Sino sa inyo nakapagbenta na ng product? Gusto nyo makakuha ng tip kung sinong pinakamadaling bentahan? Umaten kayo ng roadmap. Hindi, bigyan ko kayo isang tip. Ang pinakamadaling benta ng produkto yung may sakit. Pag nagbenta ka sa walang sakit, ang dayan mo pampaliwanag. Bentahan mo yung diabetic. Alam mo ninyo, may mga diabetic, ito yung mga ginamit ng produkto. 1, 2, 3. Uminom sila ng 6 na ganito, 6 na box ng ganito sa isang buwan.
box ito. Tapos normalize yung blood sugar nila. Try mo ang uncle, baka mag-work sa iyo. Pag diabetic na naman ni eh. Naunsyami na naman. Balikan natin next year yan. Tingnan natin. Pakulam natin para hindi kayanin. Ang ABC rule, sino nakakaalam ng ABC rule? Alam ba ninyo kaya kayo nahihirapan mag-network kasi hindi kayo marunong mag-ABC? Ang A is the advisor. Sino to? Upline. Or anyone. Pwedeng crossline. No? Ito ikaw, bridge. Ito ikaw. Ito yung C, client. Ito yung guest mo. Eh yung guest mo, kilala ka. Bago ka. O paano naman maniniwala ito na maganda yung negosyo, ang pinakikinggan niya bago lang. Ipakilala mo siya dun sa meron ng experience. Minsan pa naman, ito kaibigan mo, alam niya na talagang tarantado ka nung bata ka. At nung high school kayo, talaga nagra-rugby pa kayo sa likod ng simbahan. Sa simbahan pa. Sa likod. O, pagtapos yung mag-sacristan, o, nagra-rugby kayong dalawa. Paano ngayon maniniwala ito sa'yo, eh kilala ka niya, na-get yung ibig kong sabihin? Yes. Eto pa, valedictorian yun nung high school. Ikaw, eh, ang average mo 85. Paano maniniwala yan sa'yo? Eh kaso, paano kung alas ito? Ang ipakilala mo, ito, dito sa upline mo. Does that make sense to you? Yes. Oh, so ngayon yung upline mo, pipili ka ngayon, sino yung upline na ipapakausap mo dito? Ito, lawyer. Eh may upline ka na lawyer din. Doon mo ipakausap. Engineer to. Hanap ka ng upline na engineer. Kumikita ko ng 80,000 per month. Pakausap mo rin siya sa o malaki na pala yung kita mo eh. 80,000 per month. I don't think kailangan mo pa ng MLM. Hindi. Okay naman. Siyempre, mas maganda yung may extra income. Pero may family ka, di ba? Kamusta naman yung mga vacation ninyo? Nakakapag-vacation ba kayo? Eh, depende. Minsan wala. In one year, wala. Kasi depende kung saan ako i-assign. O dati, yan din ang dilema ko. Wala. Hindi ko kami makapag- vacation. May income ako malaki, hindi naman ako makapag-vacation. Ah, pero ngayon, at least, pag nag-vacation kami, pag alam mo, nag-out of town yung mga taga-AIM Global, sinasama ko na yung family ko. So, work and vacation. Kagagaling lang namin ng Bohol, 1 week kami doon because of AIM Global, nag-extend kami ng 1 week kasi bakasyon naman yung mga bata. Ayun, sarap naman nung ganun. Oo, kaya mo yan. And mukhang marami ka namang kilalang contact. Anong ginagawa mo ngayon? Nandun ka lang sa gitna, gaganong ka. Dukha ka kasi. Hindi ka makarelate, di ba? Tama. O, di ba, si, sabi ko sa'yo, magaling siya eh. So, sino ang magko-convince sa kanya? Hindi naman ikaw eh. Siya. O, so, walang reason, di ba, na hindi ko kasi makonvince si mga magulang ko eh. Eh, kasi ikaw nagko-convince eh. ABC rule nga eh. Hindi dapat sasalita sa parents yung kabarkada ng anak nila. Eh kung yung parents mo ang kumausap dun sa parents nila, siguro mas magiging effective yon. Correct? O, imagine mo yung parents na tatawag dun sa parents nung downline mo. Nakakilala mo rin. O, si JJ ba? Nag-member na ba? O, pamemberin mo na yan. Pero pag pinamember mo yan, papuntahin mo sa mga training dahil yung anak ko umaattend ng training yun. Ipa-coach mo, bibigyan kita ng coach kung sino dapat mag-coach kasi nag-coach sa anak ko magaling. O yun ang magko-coach dun sa alam mo, papuntahin mo yun para matuto habang bata pa, matuto ng responsibilidad. O pag parent ang nagsasalita sa parent, makaka-relate. Nag-get nyo? Eh yung ABC, minsan, feeling din yung magaling kayong mag-explain. Wala naman kaso yun kung feeling mo magaling kang mag-explain. Yun nga lang, baka hindi ka maging effective mag-convince. Na-explain mo, hindi mo siya na-convince.
Doktor yung kausap mo. Tapos nag-explain kayo, 2 weeks ka pa lang. Pag tinanong ka ng doktor, bakit nyo kiniklaim na magaling siya sa cancer? Dok, kasi ganito yun. Hindi ba? Eh, yung cancer nasa loob yun eh. Eh, pag di mo ininom, di hindi siya effective. Eh, ininom mo siya. Diba? Di gagamitin na yan ang katawan mo. Eh, C24-7, kaya siya C24-7 cure. 24-7. Oh, commitment. 24-7. Umaandar yan, hindi yan nagsastop, Dok. Dire-diretso yan. Hanggang sa mamalayan mo, wala na yung cancer mo. So, dapat naniniwala ka, Dok, na gagaling ka talaga. Kung ikaw, doktor ka, maniniwala ka, tapos mukhang timang pa yung kausap mo, di pa makatingin sa'yo. Diba? Eto, tawa-tawa kayo. Kung kayo, kaya bigyan ko ng quiz kung bakit maganda yung product ko. Baka magmukhang timang-timangin din kayo, diba? E, pinakausap mo sa doktor, tapos sinabi niya, alam mo, maganda yung product kasi yung mga pasyente ko, bukod sa kanilang mga gamot na binibigay ko, dinadagdag ko na sa protocol yung mga product. Yung C24-7, sobrang nakaka-boost talaga siya ng immune system. Tsaka mas bumibilis yung effect ng mga gamot kasi healthy yung katawan. Tsaka yung mga vitamins na binibigay ko, hindi nasasayang dahil ang nangyayari, nanonourish yung buong katawan. So, napupunta yung mga vitamins kung saan talaga kailangan. So, same language sila. Anong role mo? Taga-bridge ka lang, kaya ka nga bridge eh. Kaya pag bridge ka, hindi ka dapat sumasabat na, tsaka hindi ba ganito? Hindi ba? Huwag kang sumabat, ang trabaho mo lang, i-build up mo yung kausap. Doc, may papakilala ako sa iyo. Successful na dito sa AIM Global. Doctor din siya. Kasi I'm sure magugustuhan mo rin yung kanyang background. Makakatulong siya sa atin pag nag-start kayo. Doc, ito yung guest ko, si Doctor ganito, ganyan. Ito naman si Doc ganito, kumikita na siya sa AIM. Pero higit pa doon, marami na siyang nakukoach tungkol sa products. Guest ko siya, Doc. O, yun lang ang trabaho mo. Tapos sabihin, Doc, paano kaya maganda mag-start? Kasi since doctor siya, anong magandang pwede niyang gawin to start? O di at least yung doctors na sabihin niya, o siguro pwede mong gawin, attend ka lang mga product seminars. Pag nag-seminar si ganito, si Dr. Homer Ong, nag-seminar siya, attend kayo. Kasi alam mo, ma-appreciate mo yung mga products kasi lalo na ngayon, marami ng doctors yung open yung mind na nila sa natural medicine. Sobrang ma-appreciate mo to. Tapos baka ma-incorporate mo pa sa healing ng mga patients mo. Kasi have a different language eh. Tapos yung course mo, accounting. Di syempre, hindi ka makaka-relate. Pero the power of bridging is very strong kasi hindi mo siya mako-convince. Someone in the room can convince. Kaya kailangan alam mo yung background ng mga uplines mo. Hindi lang ito basta malaki kasi ang kanyang income. Ipapa-ABC mo kasi ang income nito 200. Alam mo, ang kinikita niya 200,000. Eh paano kung siya kumikita 300,000 per month? Eh di doon pa lang wala na siyang motivation para gawin. Tapos ako mausap pa sa kanya, high school grad. Alam mo, dito power-power lang. Tapos siya, kita ka na malaki. Oh, siya mo kami dito. Oh, ito, ganda eh. Tipon-tipon lang mga tao dito. Tapos biglang, oh, yeah, ganda lang. Ipon-ipon yan. Sustaining namin sila. Oh, tapos siya, makikita mo, malaki lang yung cheque mo. Tapos ikaw educated ka, di siyempre, di ba, mat-turn off ka rin. Kasi bago ka pa lang eh. Hindi mo pwede sabihin kasi close-minded siya. Bago siya eh. So, kailangan i-match mo siya dun sa pwedeng maka-relate siya. Nasusundan niyo ba yun? Pero madalas hindi niyo pinapractice yun. Correct? Hindi ka pumipili. Parang kung sino na lang. Tapos ang binibuild up mo pa, income. There are some people kasi hindi sila makaka-relate sa income kasi hindi nga sila makapaniwala na pwedeng kumita ng malaki. Except may na-meet sila, nakakareer nila. Nagko-call center dati. Sino yung mga nagko-call center ngayon? Taas ang kamay. So, can you imagine kung halimbawa nagko-call center kayo, doon, sino sa mga leaders ang nag-call center dati? Aba, how are you? Magkano na monthly income mo? Minimum 60 per month. Per month. May mga nami-meet ka bang nagko-call center din na sumasali? So, kung may downline kayong nag-work sa call center, pwede siya yung kausapin ninyo. Kasi siya yung makaka-relate eh. Tungkol dun sa masarap yung buhay ng call center, malaki ang income, kaya lang umaga na yung tulog mo.
baliktad yung buhay mo. Kami dito, magkapare, marami dito, 3 months pa lang, parang ka-income mo na. Pero at least ang tulog nila, normal. Tapos ang inuman nila, hindi na yun ang gimmick nila. Kasi ang inuman na nila ngayon, nasa Manila Pen sila. Yun sila nagme-meeting after. Tapos yun, wine, champagne. Hindi na San Miguel Light. Diba? Eh kayo, San Miguel Light, by the bucket pa, diba? Kasi limited yung income nyo dati. O ito, ayan, nag-goal setting sila nasa Manila Pen. Tapos yun sila nag-uusap. Tapos may baon silang San Miguel Light. Nakiupo lang. So, klaro tong ABC rule? Yes! Ito namang seminar, what does that mean? Paano umaten ng seminar? Magdala ng notebook. Bumili ng magandang notebook. Sino ditong nafe-feel nyo, ito yung isa sa mga ikayayaman ninyo, yung negosyong ito. So, pwede ba, bumili naman kayo ng magandang notebook? Huwag yung mga katleya-katleya. Ano ba? O mga ganito, amin na. Tulad ito, diary ito. O matibay ito. Tapos ni-recycle niya, ginawa niyang notebook. Ay, in-global ba ng planner to? Nilagyan mo lang ng sticker? O, ganito dapat ang notebook mo. Pwede naman yung mga diary-diary na hindi niyo na ginagamit or niregalo sa inyo. Matibay kasi ito eh. Tapos lagyan mo ng sticker ng in-global. Di ba? Or mag-cut out ka. Mga kapsula. O, lagay mo, dikit-dikit mo ng ganun. Para may design-design yung scrapbook. Di ba? Yung gagawin mo. Mag-invest kayo sa notebook, bumili kayo yung tig-500, yung tig-1,000, bumili kayo magandang notebook. Ikayayaman mo, tapos magsusulat ka sa index card, tsaka sa scratch paper. Mag-invest ka sa magandang notebook, dun mo isulat ang notes mo para pag kumikita ka na ng kalahating million buwan-buwan at mini-meeting mo yung mga tao, pag tinanong kanila, ano yung mga sikreto, bakit ka kumikita ng malaki? O that is pwede mo sabihin, sikreto nga eh. Ba't ko sasabihin? Duh. Baka kamo, anong mga techniques ang pwede kong ipasa? Ilalabas mo ngayon, pakikuha ang itim ko na notebook. Di ba? May seremonya pa talaga. Ilabas sa kahon ang itim na notebook. O, dito nakalagay ang lahat ng kaalaman at lahat ng sikreto sa aking pagyaman. At kung gusto niyong makuha ang kaalaman na ito, ang kailangan lang ninyong gawin ay aralin din ninyo. At itong mga notebook at lahat ng mga alam dito, tiyak na lalaki at sasabog ang inyong network. At boom, biglang gaganon siya ng malaking malaki. Diba? O di parang 3D lang yun, diba? Ha? Biglang talaga ng laban. Ha? So kayo, willing ba kayong gumasa sa magandang notebook? Yes! Yung magandang notebook na matibay. Na yung matigas yung cover, kasi mas masarap kaya mag-take down ng notes sa matigas yung notebook mo. Yung iba kasi gusto nila sa iPad na nagsusulat, hindi rin eh, kasi dapat may hard copy ka rin. Kung gusto mo mag-iPad, pwede. Tapos i-print mo nang i-print yung mga pages, ipasok mo sa whatever. Iba pa rin yung written, kasi nag-attend ka ng seminar, you just keep on writing. And itago mo yan. Kung 5 beses kang umaten ng NDO, 5 beses kang mag-take down ng notes. Eh, parehong speaker din. Hindi rin. Hindi laging pareho kasi yung sinasabi niya eh. So, you just keep on writing. Marami kang na-absorb, saka susulat lang. Kahit hindi mo pilitin na i-memorize, you'll absorb it. Because you're listening. At the same time, nakikita ng guest mo na nagsusulat ka. Kumbaga parang, siya nga ngayon lang umaten, ba't di ka nagsusulat? Ako nga, nakailang attend na ako dito, nagsusulat ako. It's leadership by example. So, when you attend seminars, how you want your downline to behave, is how you should behave. You want your downline to listen, you listen. You want your downline, your guest to turn off his cell phone, you turn off your cell phone. Lead by example. One last skill that I want to teach is some will, some won't, so what, and just go to the next. This will work if you have 200 prospects. If you have 5 prospects lang in your prospect list, mahirap ito kasi parang wala ka ng ibang mapupuntahan eh. Some will, some won't. What does that mean? Sa 100 taong kakausapin mo, siguro 5 lang dyan ang alas mo talaga sa networking. Hindi kailangan sumali lahat. Pero kailangan mong makausap lahat. Kasi hindi mo malalaman kung para dito sila or hindi, kung hindi mo man lang napresentan. So kung ayaw niya, okay lang. Pero kung naka-5 presentation ka na, wala pa rin sumasali, maybe there's something you need to improve in your presentation. Maybe you have to improve how you present your business. Naniniwala, sino dito feeling nyo you need to improve how you present?
Sa roadmap, we're not going to teach you how to present, but we're going to teach you a tip kung paano nyo uumpisahan yung presentation ninyo na sobrang open-minded na yung kausap mo. May papainumin lang kayo dun sa kausap ninyo. Para mga tableta, di ba? Oo, kasi a lot of times, yung mga umaattend kasi ng roadmap namin, they find the materials that we use very helpful. Kasi imbis na aralin mo siya ng 3 buwan, ayan na yung material, no? Aralin mo lang ng 30 minutos kung paano siya gamitin. Do you think it will be helpful for you kung mas mabilis kayo makapag-present? Yes. Eh paano? Makakatulong ba sa inyo kung sa invitation nyo, sobra kayong galing, na sa 10 in-invite ninyo, 8 ang pumunta? Ang masarap pa naman to yung lahat sumipot. Tapos, apply na nung gagawin ko kasi 3 silang sumipot. Eh, paano ko kakausapin yung 3? Di ka ako pauwiin mo yung 2. O, di hindi ka na wala ka ng problema, di ba? O, kesa naman ang problema ka na wala kang kausap. Mas maganda yung marami kang kakausapin. Kaya pati yung pag-invite, kayo, I'm sure na-experience yun na yung nag-invite ka tapos walang dumating. Sino naka-experience na nun? Umuo na, hindi pa dumating. Taas ang kamay. O, gusto niyo makaranas na 2 ang dumating at nalilito ka ngayon kung paanong gagawin mo? Sinong gusto makaranas nun? Taas ang kamay. Nakaasar kaya yung ganun? Ano ba? Ba't dumating lahat? Habang yung katabi mo. Be, ako nga na Indian eh. Buti ka pa nga. Hindi ka nalilito. Ako hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May yan. Ito yung blade. Diba? Laslasin mo yung braso mo. So yung some will, some won't means hindi lahat sasali, pero dapat lahat presentan mo. Because you don't know who's going to join and who's not going to join. And sometimes you cannot even judge. Na ito, yan, mukhang mag-active yan. Naniniwala ba kayo na minsan kung sino pa yung mukhang walang kakwenta-kwenta, yun pa yung mag-active? Yes. Oy, nakaka-relate. Kayo ba yun? Mukhang walang kakwenta-kwenta pero nag-active. Tapos minsan kung sino naman yung parang excited na excited sa umpisa, yung mga, grabe, payaman na ako dito. After 2 weeks, wala na. Correct? Yes. Bumili ng 7 accounts, tuwan-tuwa. Sabi, grabe, Paul, nakakabaliw, hindi ako makatulog. Ayun, nakomatose. Hindi siya makatulog. Tapos hindi na nag-active. Kaya hindi ka pwede mag-judge eh. Ang importante, pag nirecruit mo yung tao, na train mo ng maayos, na monitor mo ng maayos, na coach mo ng maayos, na motivate mo ng maayos, na bigay mo lahat ng skills na dapat meron. Kung mabuhay, para sa kanya talaga to. Kung hindi siya magtuloy, di hindi. Pero kung hindi rin magtuloy, pakausap mo pa rin sa upline mo. Baka hindi mo kaya. Baka yung upline mo, kaya pa niyang makoach mo. Kung wala na talaga, hanap lang ng iba. 200 names yung nakasulat yan eh. May mga nire-recruit ba kayo na ayaw sumali? Yes. Ay, ayoko. Yung prinesentan mo na, sino naka-experience yun? Nag-present ka tapos ayaw. Gusto yung technique kung paano nyo pakikinabangan yun? Yes. Sabihin mo lang sa kanya, o sige kung ayaw mong mag-member, okay lang. Pero okay lang ba enroll kita sa referral program ng group namin? Sabihin niya, anong referral program? Hindi mo kailangan mag-member. Magdadala ka lang ng mga referral. Pipresenta namin. Tapos, kung makapagdala ka ng 2 referral na mag-goal director within 1 year, papadala ka namin sa Boracay for 2, for 1 week, for free. Kung makapag-refer ka ng 4 na mag-goal director sa loob ng 1 taon, papadala ka namin sa Singapore for 2, for 1 week, for free. Sagot ng team namin yun. Hindi ka kailangan mag-member. Yun, referral lang. Dadalhin mo lang yung referral mo sa mga presentations namin. O yun, mas feel mo ba yun? Siyempre sabihin niya, o yun, kaya ko yun. Kasi mahina ang IQ niya. Kasi hindi niya na-gets na para mag-goal director ito at mag-qualify sa US trip, kailangan mag-100 pairs itong isa. E 2 yung binigay niya. So 100 pairs, di 200 pairs yun, at least 200,000 na neto dapat yung kinita niya doon. Plus ilang libong sodek, so yung kikitain niya sana, pinaubayan niya lang sa'yo dahil ayaw niya magbayad ng kit. Pero siguro naman, kung may konsyensya ka, pag magpipiin na yung 2, siguro makikwentuhan mo siya lang, o pwedeng referrer ka lang, or pwede kang mag-member, para i-under na sa'yo yung 2, sayang kasi. Kasi mukhang pag na-hit nilang 2 yung US trip, 200,000 din yung mawawala sa'yo. So ikaw, nasa sa'yo, kung refer yung trip na ang gusto mo, or ito. Yung trip pa naman, one time lang yun. Diba, eh, paano kung halimbawa maging millionaires club yung 2 yun, tapos talagang gumawa ng maraming pera?
hindi kaya ikamamatay yun ng kaibigan mo. Pag nalaman niya na, may gosh, yan yung, hindi ba? So yun yung pakinabang. Do you would you like to try that out? Yes. Sa referral program lang yung tawag doon. Kung ayaw niya, sabi mo, oh, okay lang. Gusto mo enroll na lang kita sa referral program namin. Yun, walang bayad yun. Pero pag nag-refer ka, tapos nag-goal director, tapos nag-profit sharing, meaning nag-US trip, dalawa na ni-refer mo. So, hindi kailangang nabura sa prospect list mo yung pangalan kasi pwedeng yung nabura, napalitan ng limang referral. So, nadadagdagan yung prospect list mo. Correct? Kaya sa totoo lang yung iba, yung mahilig sa stranger-stranger. Ako sa totoo lang, kung taga Manila ka, parang kabubuhan naman yung lalapit ka sa stranger. Samantalang ang dami mong kaibigan, dapat lang alam mo kung paano yung tamang approach. Correct? Kasi alam mo, sa totoo lang, marami kayong gustong lapitan, hindi na lang ninyo makonvince, wala lang kayong tamang approach. Agree? Kasi hindi ako maniniwala na dito ka lumaki tapos wala kang tamang prospect. Marami. It's all about the approach. So sa tingin ninyo, importante ang skill? Yes. Hindi pwedeng walang skill. Skill is 20% of your success. Kahit nagigil-nagigil ka, kung wala kang skill, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin. Pero importante rin ang attitude. Ngayon, what are the three attitudes na pinaka for me? Ito ang pinaka-importante for you to succeed. Number one attitude is belief. Number two attitude is commitment. Number three attitude is desire plus excitement. For me, yan yung tatlong attitude na kailangan mo talaga if you want to succeed. Belief, commitment, desire plus excitement. Bakit belief? Mahirap gawin ang negosyong ito na wala kang kabilib-bilib sa kumpanya mo. So, kailangan inaaral mo talaga yung kumpanya mo. You have to believe in your company. Pag sinabihan ka lang iba, alam mo yung AIM Global, hindi naman yan malaking kumpanya eh. Pinoy company lang yan eh. Tapos pawala na yan eh. Kailangan alam mo kung bakit siya tatagal. So, it's not just about blind following. Or sinabi kasi ng upline mo, kailangan inaaral mo talaga bakit mukhang tatagal ang AIM Global. 7 years ng AIM Global, tapos laging may bagong produkto. And take a look at how big the organization is growing. AIM Global is not a small company kasi nagto 2 billion to 3 billion pesos yan per year na sales. Habang ang ibang kumpanya, nahihirapan nga mag half a billion pesos in sales per year. Ang AIM Global easily makes 2 billion pesos in sales every year. So malaking kumpanya ba kayo? Malaki o napakalaki? Mas palalakihin nyo pa ba? Tutulungan niyo ba ang AIM Global this year na mag 5 billion? Yes. Sino dito ang gusto niyong sagutin at least man lang 10 million pesos na benta ng group ninyo this year? At least 10M. Oo. Yung iba, magkano? Magkano ang token niyo? 5 million. 5,000? Doon ka sa kantin sa baba. Ha? Doon ka magbenta. So, kailangan naniniwala ka na malaki yung kumpanya mo, pero hindi kasi pwedeng naniniwala ka lang eh. Dahil inaral mo dapat kung bakit. Hindi kasi pwedeng utu-utu ka lang. Pag sinabi nila, oh, malaki yung kumpanya. Oo nga, naniniwala ako, malaki yung kumpanya. Aralin mo para may believe ka. Mahirap yatang tumakbo na hindi ka naniniwala na ang ginagawa mo ay tama. Do you agree? Yes. You have to believe that your company is great. You have to have belief also in the owners. And the owners of the company used to be network marketers par excellence. Magagaling na network marketing leaders ang owners ng kumpanya ninyo, kaya they know what they are talking about. You have to believe that your products are good. I-research nyo sa internet kung gaano kagaling ang mga produkto ninyo para sobra kayong bumili. The best way to believe in your products is to use them. Tama? Yes. Mahirap magkwento ng hindi mo na-experience. Hindi pwedeng experience ng iba ang ikikwento mo. You have to believe in your upline. That if your upline, lalo na your upline leaders, not necessarily your sponsor, the uplines who lead your team, you have to believe that whatever they teach you is for your benefit. Kasi bakit sila magtuturo nang hindi ikalalaki ng benta mo, eh yung paglaki ng benta mo, ang paglaki ng commission nila. So kung bakit kanila tuturuan ng isang bagay na hindi naman ikalalaki ng income mo? Eh the bigger your income, the bigger their income. Kaya nga yung mga nagsasabing, eh kaya lang naman ako tinuturuan ni upline para lumaki yung kanyang cheque. Eh paano ka, bakit ka patuturuan? Sige nga. Kaya lang naman ako tinutulungan ni upline para lumaki ang income niya. Kaya tinutulungan niya ako na lumaki ang income ko. Para lang lumaki ang income niya. O bigyan niyo pa ako ng isang magandang dahilan kung bakit kanya tutulungan.
na lumaki ang income mo. Bukod sa para lumaki ang income niya. Sino may magandang para baguhin niya ang buhay mo? Bakit? Sino ka ba? Kakilala ka lang naman ng kakilala niya. Kamag-anak ka ba? Kadugo ka ba? O kahit nakadugo ka pa eh. Blood is thicker than water. Koledus is thicker than blood. Diba? Money is thicker than koledus. So, ang purpose niya talaga, kumita siya ng malaki. Kaya dapat maniwala ka, lahat ng sasabihin niya sa iyo will be helpful to you kasi kaya ka nga niya tinutulungan para lumaki yung kanyang income. And hindi pwedeng lumaki ang income niya na ikaw nag-stagnate ka. Kailangan lumaki yung income mo. So, pag pinupush ka, sasabihin ng upline mo, kaya ko lang naman ginagawa ito para sa inyo eh. Ano ka para sa akin? So, huwag kayong magdrama na ginagawa niya lang yan para sa kanya. Naturalmente, just as ginagawa mo rin yung pagtulong sa downline mo, kasi gusto mong lumaki yung income mo, correct? O, so, huwag mong pakikialaman yung agenda ng upline mo, kasi isa lang ang agenda niya. Makuha niya ang kanyang financial goal. So, paano niya makukuha yun? Tutulungan ka niya na makuha mo rin yung financial goals mo. Eh, anong masama doon na ginamit ka niya para yumaman siya? Para yumaman siya, kinailangan niya talaga na pakitain ka ng kalahating milyon buwan-buwan. Ginamit ka lang niya. O, okay lang ba sa inyo? Yes. Oo, so sabihin mo upline, kung gamitan na, gamitan na. Gusto mong 2 million? Susuportahan ka namin upline. Gamitin mo kami para kumita kami ng half a million para makuha mo ang 2 million mo. Gagawin namin lahat ng yan upline dahil mahal ka namin, sinusuportahan ka namin, gamitin mo kami. Hali kayo, magpagamit tayo. Magpagamit tayong lahat. Ang problema, ayaw niyo magpagamit. Gusto niyo sarili niyong sistema yung gagawin niyo. Ayaw mo makinig sa upline mo. Diba? Magdudunong-dunungan. O so, doon tumatagal yung proseso mo. Kung yung upline mo kumikita ng malaki, madali lang naman eh. Gawin mo yung ginagawa niya, period. Hindi kailangan kasi upline na yung sistema ko. Yung grupo ko kasi iba dun sa grupo mo. Kung gusto mo magsariling sistema, pwede naman eh. Wala lang sisihan pag medyo tumagal yung journey mo. So can you please take a look at your upline now and sabi mo sa upline mo, upline, ready na ako magpagamit. Anong tawa-tawa? Look at your upline and say, upline, ready na ako magpagamit. Upline, be a user. Alam niyo kung bakit? Parang nakakaloko naman na ayaw mong lumaki ang income niya pero gusto mong lumaki ang income mo. Parang ang bopols mo naman. Siyempre, pag lumaki ang income mo, lumaki yung income ng ibang downline niya, nilalaki rin ang income niya. Tsaka tingnan mo, ba't nakatingin ka sa income niya? Ang tingnan mo, income mo. At kung kumita ka lang malaki, utang na loob, instead na magreklamo ka pa na si upline talaga, ginagamit lang kami para kumita, hindi ba dapat magpasalamat ka nga? Itim ng budhi mo, di ba? Para anong klaseng kristyano ka? Diba, blines ka lang, magre-reklamo ka pa. Eh, kaya lang naman tayo pinupusin ng upline para ma-hit niya yung kanyang profit sharing. O, ano naman ngayon? O, hindi na-hit niya yung profit sharing niya. Ayaw mo ba doon na yung upline mo nakahit ng profit sharing para pagdating sa ABC, pwede mong sabihin, ang upline namin nag-profit sharing. Yung ibang upline dyan, hindi naman nagpa-profit sharing, pero yung sa amin, nag-profit sharing kasi magaling ang upline namin. O, eh, tinulungan niyo lang naman yung upline niyo eh. Kaya niya naman na-hit. O, kasi magaling kami. Eh, ba't kami naging magaling? Kasi magaling apply namin. O ngayon, sasali ka na lang sa AIM Global, di ba sumali ka na sa team na magaling ang apply. Sasali-sali ka eh, mga sinasalihan mo naman, mga mukha namang ewan, hindi mo nag-active. O sa amin, pag sumali ka, hindi ba asset ba na magaling ang apply mo? Asset ba na qualifier ang apply mo? Ibang never din ang upline na pag-support sa downline kapag ang upline naka-achieve. Kasi pag na-achieve ng upline mo ang US trip, halimbawa, sino sa inyo ditong gustong ma-hit yung US trip? Libre kaya yun. Kumita ka na, may bakasyon ka pa sa Amerika. $1,000. O pagpunta mo sa Amerika shopping. Tapos, sino may makamag-anak sa Amerika? Di ba ang sarap? Para ma-hit ko yung aking target. O ngayon, magsistay pa ako dito ng 3 linggo. Ang swerte mo naman, maswerte talaga ako. Kasi na-invite ako sa ganitong kumpanya eh. Kayo, pwede rin naman kayong swertehin eh. Kaya lang mahirap kasi nag-work kayo. Kaya wala naman kayong time.
Eh dito pa naman sa Amerika, umagang-umaga pa lang nasa labas na kayo. Actually, pwede kayong mag-network kahit nandito sa Amerika. Ang problema lang, may hirapan kayo. Kasi wala kayong oras. Eh kami, tingnan mo, may oras. Kaya pabakasyon-bakasyon na lang dito. At least nakita-kita tayo, di ba? Nakita ko kung anong estado nyo talaga dito sa Amerika. Okay naman palang buhay ninyo dito. I'm sure mababait naman ang mga amo ninyo. And I'm sure binabayaran naman kayo na maayos. O kailan tayo pwede mag-shopping? Hindi pwede. Kasi matagal pang day off namin. Hindi, okay lang. 3 weeks naman ako dito eh. Tagal mo naman dito. Habang nandito ako, yung negosyo ko sa Manila, kumikilos yun. Diba? Kasi magagaling yung mga iniwan ko, mga tauhan ko doon sa Manila. Ang mga trabahador ko doon. Talaga na-train ko ng maayos. At yung negosyo ko, di ba, na andito ako, kumikita ako, sabay open ng laptop. Oh. Tingnan mo nga naman, 5 days na ako nandito, kumita na ako ng magkano, 25,000 na, in 5 days. Magkano yun sa dollars? Pwede na, no? Not bad, 'di ba? Nawala ako dun sa Manila. Paano ba 'yan? Kahit naman ikwento ko sa iyo, wala ka lamang time, hindi rin useless din, 'di ba? O hanggang sa pag-uwi mo sa Manila, hindi mo na talaga na-recruit ang arte-arte mo kasi. Yan, karma, arte-arte. Pero sino dito may mga kamag-anak at kaibigan sa ibang bansa? So is it possible na pwede mo ma-invite sila tapos ang magne-network sa Manila kamag-anak nila? Yes. Ang daming pwedeng mangyari sa negosyong ito. Pero di ba mas masarap kung alam mo lahat na dapat mong gawin? Hindi mo kailangan yung upline mo na magyayaya sa iyo parate. Agree? Yes. So pakitingnan mo nga yung upline mo and sabi mo, upline, in 1 month, kaya ko na talaga mag-isa. Go! Yung mga walang upline dito, mukha kayong timang. So, kaya yung kausap ninyo. Tapos yung kausap mo pa, tumingin din sa kabila kasi hindi mo naman siya downline, di ba? Hindi mo upline. Pero sa totoo lang, kung di naman ninyo siseryosohin, ba't pa kayo nandito? At kung hindi rin naman kayo magsiseryoso, bakit? Di ba? Kung milyonaryo ka na, I would understand. Kasi kung milyonaryo ka na, I will not even invite you here. I'll just ask for referrals. Or gumamit ka na lang ng product. The sad part is, ang daming sumasali sa AIM Global, kailangan talaga nila. Tapos, they have all the time para magpa-banjing-banjing. Hindi ka pwede mag-banjing-banjing kasi baka mamaya yung 5 alas mo na nandito sa prospect list mo, kaba-banjing-banjing mo na-invite ng iba. Ang pinakamasakit nakita mo dito. Anong ginagawa mo dito? Oh, mga bobong question na ngayon, di ba? Ano pa bang meron dito? May NHA rice ba dito? Diba? Ano pa bang gagawin ko rito? Di atin ng seminar. Ang malupit pa nito, sabihin, ah, nag-aim global ka pala? Sabi, oo, bakit? Hindi mo naman sinasabi. Ha? Eh, tapos pagbaba mo, nakita mo siya, sabihin niya, oy, congrats mo naman ako, nag-international builder ako. Ha? Ah, congratulations. Tapos kambabagal mo pa, siya pa ang nag-invite ng lahat ng kapitbahay mo. At tapos ikaw lang mag-isa dito na taga-subdivision ninyo, lahat sila dandun sa network ng kabila. O kasi nagpa-banjing-banjing ka. Pag si God, binigyan ka ng opportunity, gawin mo na yung best effort mo. Dinasal mo na, binigyan ka na nga ng opportunity, nagtamad-tamaran ka pa, parang there's something wrong naman yata doon. Agree? Yes. Remember, Holy Week na, magtika-tika talaga kayo. Hindi ba mas magandang pag-isipan ngayong Holy Week? Bakit kaya ako pinili ni God na maging member ng AIM ngayon? O bakit hindi niya ako pinili na maging member next year? Or 2 years from now? Bakit ngayon? Bakit kaya nilagay niya ako dito ngayon? Baka mamaya hindi nga para sa iyo to eh. Baka para sa pamilya mo pala to, hindi lang para sa iyo. Malay mo next year magkakasakit pala yung family member mo. Pero dahil nandito ka na, naiwasan. Dahil pinagamit mo ng product. Posible ba yun? Yes. Ay, tapos at tamad-tamarang ka. O di hindi mo pinakinabang. Believe in your products. Believe in your downlines. Na kung kaya mo, kaya nila.
mayroong Diyos. Hindi mo naman nakita. O pero in everything that we do, natatakot tayo, baka pag ginawa ko to, ganito ang mangyari sa atin. Wala ka namang nakikitang proof. That is what belief is. You have 100% faith that it is there. Naniniwala ba kayo na may gravity? Kung di ka naniniwala, di umakyat ka sa building na ito. Tumalon ka. Hindi ako naniniwala may gravity! You have to have 100% belief na kaya. Pero paano ka nagkaka-belief sa sarili mo na kaya mo? Aralin mo. Mahirap magka-belief na hindi mo alam ang ginagawa mo. Sino dito ulit yung mga doctor? Taas ang kamay. Meron dito eh, ayan. Anong may specialty kayo, doc? General? Pero marami kang kilalang surgeon. Maraming surgeon, ang ilang years nila yung inaral. Sa pagpumasok yan sa operating room, hindi walang duda yan. Nakikita mo ba yung belief sa sarili, sa confidence nila? Do you? Oh, kayo, papayag ba kayo na mag-o-opera yung parang opera yung parang duda? Saan nga di? Ito yung kidney niya, di ba? Me up well. You brought me up to be an intelligent, responsible individual. Why are you doubting my decisions? That makes me sad.
O, doon pa lang minsan, hindi nila alam eh, ang sasabihin nila. Wala lang. Oh, I don't want to waste my time with wala lang. Diba? You're gonna have to give me a better reason than that. Oh, yun pala binabasa mo. You're gonna give me better reason that. Minemorasan. Why? Why you're interested? you will gonna get reason like that. Hindi pala naintindihan. Kayo, committed ba kayo? Sinong married dito? Taas ang kamay. Baba. Sino yung happily married? Oh, ay, nag-isip yun, iba. Yung iba nagtaas ang kamay kasi katabi yung spouse. Ngayon, kung married kayo, bakit by hook or by crook kailangan mo magstay? Kasi you're committed. O sino yung hindi committed? Yung hiwalay na after 20 years. Masama ba yon? Hindi. Eh kung hindi talaga para sa inyo yung isa't isa eh. Kaso, ibig sabihin, nung nangako ka, nung umpisa, hindi ka pala committed. Dahil meron pang till death do us part, tapos may divorce, tapos may annulment, may legal separation. Eh, ba't mo pa nilagay yung till death do us part? Nagets nyo? Siguro kailangan nyo gumawa ng kontrata sa sarili mo and your dreams. Na dreams, whatever it takes, hindi ko kayo bibitawan. Dahil pag binitawan ko kayo, ibig sabihin, hindi ko rin mahal ang sarili ko. O sige, sabihin mo nga sa seatmate mo, gagawin ko ang lahat kasi mahal ko ang sarili ko. O eh, ba't hindi nyo matingnan yung katabi ninyo? O, gagawin ko ang lahat kasi mahal ko ang sarili ko. Naniniwala ba kayo? Kayo, do you deserve to succeed? Yes! O, eh, pag hindi mo ginawa yung maayos mong effort dito, it's like telling yourself that you don't deserve it. Minsan nga tinatanong ako ng mga kamag-anak ko, sinasabihan nila ako, uy, kawawa ka naman, lagi kang pagod. I always, huwag kayong papayag na sasabihan kayong, pag busy na kayo sa aim, huwag kayong papayag na sasabihan kayong, uy, magpahinga ka naman. Uy, kawawa ka naman, lagi kang pagod. Dahil, number one, ang napapagod, hindi kawawa. Unang-una, hindi ako napapagod dahil naka-supplements ako. So, huwag niyo akong hinuhusgahan. Napagod ako. Sinasabi niyo, bala, mukha akong pagod? Yung bago sinasabi niyo, hindi ako napapagod. Naka-anim akong C24/7, naka-tatlo akong na Restore Life, naka-tatlo akong koledus at isang kutsaritang rugby. Hindi ako nakapagod. Hindi ako nakaramdam ng gutom at hindi ko alam kung nasaan ako. Oh, so kung hindi ka na pa unang-una, hindi ako napapagod. Pangalawa, bakit ako kawawa pag napagod ako? Pag napagod ka, ibig sabihin, ang dami mong na-achieve. And di ba dapat, uy, congrats, napagod ka. Kasi ang dami ko na-achieve. Pangalawa, ang laki ng income ko. Saan ka nakakita ng malaking income tapos kawawa? Ang kawawa kayo. Na hindi na nga napapagod kasi wala naman kayong trabaho. Kayo ang kawawa. Hindi ako. Hindi ako. Sino ba kayo? Parang nagtitinda lang kayo dito. Nakingialam kayo sa buhay ko. Diba? Kayo, okay lang ba sa inyo umuwi ng pagod pero 1 million per month ang income? Yes! O kasi pag ganyan ang income mo, pwede kang magsabi sa mga downlines mo, magkalinawan tayo. Pagod na ako. Ha? Pagod? Napagod na ako. Magpapahinga ako ng 3 buwan. At gusto ko sa aking pagbalik ang pay-in ganun pa rin. Hindi para sa akin, kundi para makuha ninyo ang inyong mga pangarap. Trainin ko na kayo. Ipakita ninyo na kaya na ninyong gawin yung trabaho kahit nawala ako. 3 weeks lang akong mawawala. Sa tingin nyo, kaya nyo i-maintain yung production nyo? Kaya mo? Ikaw, kaya mo? Ikaw? Ikaw? Kaya mo? Mabuti ang malinaw. Sige, makakabalik na kayo sa mga pinagtatrabahohan ninyo. Pag na-train mo na sila, may pakialam pa ba yan kung magkanong income mo? Hindi, ang pakialam na nila yung kanilang growth. E paano pag bakasyon mo, pagbalik mo, tumaas pa yung cheque mo? Pwede ba mangyari yun? Pagbalik mo, guys, grabe, congratulations naman. Ang galing naman ninyo. Umalis, kung kailan naman ako umalis, doon naman tumaas ang cheque ninyo. Sabi nila, oo, kasi nakadiskarte kami eh. Pag nandito ka kasi, laging ikaw. Ikaw ang bida, ikaw ang nagpe-present, ikaw na lang lagi. Feeling mo naman ang galing-galing mo, mas magaling nga kami sa inyo eh. Magbakasyon ka ulit. Better yet, pumunta ka sa ibang bansa. Doon ka.
sa moon. Pumunta ka sa moon. Doon ka mag-umpisa ng network mo. Gusto ba ninyong mangyari yung time na nakabakasyon ka ng 1 month, pagbalik mo yung income mo, ganun pa rin? Yes! Ibig sabihin, nagampanan mo na yung trabaho mo bilang upline sa mga downlines mo. When your downlines don't need you anymore and they can grow on their own, you've done your part. Just make sure ikaw ang gumawa nun. Hindi yung upline ng upline mo ang gumawa nun. Kasi when that time comes, may income ka but you don't get the respect of your downlines. Ang titingalain nilang leader, hindi ikaw. Yung upline ng upline mo. Gusto ba ninyo dumating ang time na magsa-surprise party ang mga downlines mong para sa'yo? Dito ka sa harap, tapos lahat ito downlines mo. Tapos surprise party na naka-blindfold ka talaga, pinasok ka dun sa likod. Tapos tahimik talaga lahat. Tapos pag tanggal mo ng piring, sigaw, sabay-sabay nga sumigaw kayo, surprise! 1, 2, 3, go! Surprise! Parang wala naman kayong mga kamay. Dapat di ba may gano'n naman yun? Surprise! Already ako niya, magtatagal ako ng piring. O, go! Surprise! Imaginin mo kung ikaw yung apply na yun. Tapos surprise, sa sandami nakalagay dito, happy birthday, congratulations, we love you upline, our lives changed because of you. Ewan ko na lang kung anong mararamdaman mo nung time na yun. And all of that will start from having you take care of your business, learn it, mag-recruit ka ng ilan, mag-recruit sila ng ilan, eventually lalaki ng ganito yung grupo mo. Kung gagawin yung lahat ng maayos yung trabaho ninyo. Are you committed to make that happen for you? Yes! Lastly is desire and excitement. Mahirap magkwento sa negosyong ito na wala kayong kabuhay-buhay. Sometimes malabo ang pag-explain, kaya lang sobrang excited nung nag-explain, napapay in yung downline. May galon ba? Yes. Alam mo, grabe na sumali ako dito. Diyos ko, talaga nabali talaga ako. Biro mo yung upline ko, nakabili siya ng kotse. 1 year pa lang. Sasabi niya sa akin, dun sa game plan ko, after 1 year and a half, kuha ko na rin yung kotse ko. Eh, ang tagal-tagal ko lang kaya ng pangarap ko. Minsan yung ganun lang na kwento, sasabihin nung ko, anong dapat gawin? Umaten lang ako ng semi, umaten ka lang. Alam mo, pag nakita mo talaga yun, mababaliw ka talaga. Minsan yung excitement mo, kahit na wala naman siyang naintindihan dun sa sinabi mo, do you think nakaka-entice yun? Yes. Eh di nasama mo rito, hindi ka marunong mag-explain, pero excited ka about it, di naintindihan niya. Tapos excited din yung upline mo, ang nakaka-answer yung mga, kayo, gusto niyo bang kumita ng 1 million? Dito, pwede po yan. Ang gagawin lang natin, makikinig tayo dito, no? Tapos susundan natin yung basahin natin. Anong susundan natin? Ano yun? Tama, basta lahat tayo ay may game plan, tapos susundan natin yan, no, araw-araw, na dapat kung anong nakasulat o sinabi o call o tatawag tayo. Pag laging ganyan, no, ma-hit mo yung iyong result you like. And hanggang sa maabot mo yung 50,000 per month, lahat tayo ay payaman dito sa negosyong ito na makuha natin ang ating dreams ng lahat. Kaya dapat ang belief sa sarili ay hindi yan 98%, hindi yan 99%, it is has to be, will be 100% for a total of many percent. Oh. So lahat kayo, nag-belief na ba kayo na lahat tayo ay payaman sa negosyong ito? Can you imagine ko araw-araw ang speaker mo yan? Malamang lumubog kaya ang kumpanya nito. Unang araw pa lang lubog na, di ba? Nakaka-attend ba kayo ng OPP dito? Yes. Mahusay ba mga speaker nyo? Yes. Gusto nyo bang maging kasing husay nila? Yes. Start practicing. Marami sa kanila nakakabilib, but they are committed kasi to master it eh. Kaya nakapapanood nyo sila dito ng husay-husay nila. Hindi kayo magiging mahusay if you don't start to master. And I think mastery starts today. You don't become a master tomorrow, but the decision has to begin today. Nakakaririn ko talaga to. I'm going to take this job seriously. If I am willing to spend 9 to 10 hours a day para sa 12,000 na trabaho, I think I should also pay equal attention to how much time I am spending doing this. Finally, before we go, did you learn a lot tonight? Yes! Medyo namulat ba ang inyong isipan today? Yes! Ito ang Holy Week special ng AIM Global.
para mag muni-muni. Hindi kasi hindi dapat ako ang NDO today. I just texted si John kasi sabi ko I'd like to thank him personally, no, si John Aspirin, for one of the owners, yung VP ninyo for marketing. Do you know him? Yes. Is he amazing? Yes. Mahusay ba siya magsalita? Yes. Mahusay o sobrang husay? Sobrang husay. Sino sa inyo dito balang araw gusto mo ganun ka rin ka-excited magsalita? Practice lang. Kasi he started also like you. Nag-member sa network marketing, nagbuo ng team, pre-practice niya lang yung kanyang husay, and now he's really, really amazing. Nag-text lang ako sa kanya the other night, siguro mga 3 or 4 nights ago. Sabi ko sa kanya, Kako John, thank you for supporting my seminars. Kasi yung last MLM roadmap namin, so many people came, so I was so happy. Tapos sabi ng mga umattend, they want to bring their new batches, their new downlines. So we decided to have another batch ng April 7. So that's going to be on Sunday. Sino sa inyo ditong interested umattend ng roadmap? We hope to see you. Yung iba kasi ang nirereklamo nila, it's expensive. Ini-imagine ko naman, if you're gonna learn something that will help you make 30,000 in 3 months, I think sulit yung 1.5. Agree? Yes. Pero right now, kung nagbayad kayo ng 1.5 ngayong gabi, sulit ba? Sulit. Sabi nila, shit, baka mabayad. Paglabas natin, sagot-sagot ka, tapos mamaya, hindi ka magbayad. May CCTV kaya dito. Makita nyo na yung mga nagsalita. Diba, pero kayo, are you willing to invest on your learning? Yes! O, may question ako. Willing kayo mag-invest ng 20 mil ngayong taon para sa learning mo? Para kumita ka ng 100,000 per month in 2 years pa? Yes! Are you sure? Yes! Kasi hindi lang seminar ang binabayaran mo. Importante rin ba na bumibili kayo ng libro para sa sarili nyo? Hindi lang itong yung seminar ko. Maraming mga seminar na pwedeng attendan. Agree? And for me, kung gumagastos ka ng malaki for college, gastosan mo naman yung sarili mo para dito sa MLM na negosyo mo dahil hindi naman biro ang kikitain mo dito. Agree? Yes. So, sa inyo, nabasa ninyo yung Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. You read it, marami kayong mga librong dapat na binabasa kung gusto nyo mag-succeed sa MLM. Treat this like your new course. And kahit na anong course, may textbook na kailangan basahin. Hindi pwedeng lahat ikikwento ng upline mo sa'yo. Marami kang mga dapat matutunan dito. Ikaw mismo ang magbasa. Right now, I'm reading this book again. This is by Richard Templar. Here. It's called The Rules of Wealth. If you want to buy this at National Bookstore, siguro you buy this na lang after April 7. Kasi lahat ng merong ticket ng roadmap, if you show your ticket or your workbook sa National Bookstore sa Shangri-La, they agreed to give all of my students a 15% discount on all book purchases. And malaki-laki rin because this book is worth $799. So $800 ito. 15% is 120 pesos. If your downlines want to buy books also, pero hindi umattend ang roadmap, pwedeng kasama ka na lang nila when they buy para makakuha rin sila ng discount or bilhin nyo para sa kanila, kunin mo yung discount tapos ibenta mo sa kanila ng retail price. Sabihin nila, ba't walang discount? Sabihin mo, bakit? Umattend ka ba? Duh, hindi ka naman umattend. So, this is what I'm reading now. I'm reading this tonight kasi over the weekend, I'm fixing my action plan for the next 2 quarters. So, I constantly read also. I also read 1 new book every month kasi I'm a training consultant. I do seminars not just for MLMs. I do seminars for 3 network marketing companies. I just finished doing a series of seminars for the in-room na sobrang sarap na kumain doon kasi their ribs are sobrang lambot falling off the bone. I also do seminars for Pilipina Shell. I do seminars for hotels, for resorts. So hindi lang MLM yung hinahawakan kong kumpanya. And my course in UP was architecture. So parang ang layo niya sa course ko. So I have to read new books every month. Iba-iba yung mga topics basta they're part of my seminars. And when I meet my clients, pagkausap ko sila, ang dating ko sa kanila parang henyong-henyo ako na parang grabe ang dahil mong alam. It's because I don't stop learning. And naniniwala ba kayo na kung siseryosohin niyo tong negosyong to, you have to start treating it like a new course as well? Are you willing to invest 20,000 this year? Hindi isang bagsakan ha. All throughout the year yan for you. Yes. Are you sure? Yes. Kasi it's for you eh. Nag-invest.
yung iba nga sasabihin, mahal daw ang 1.5. Minsan, I have one seminar and it's the Team Leadership Adventure. That's 14,000. If you pay it in cash, then it's 12,000. Malaki pa rin yun. Pero yung iba, kumakabili nga ng cellphone, 30,000, isang bagsakan, cellphone. Pero pag learning para sa sarili, magtitipid, sasabihin pa upline, umaten ka na lang, tapos ibagsak mo sa amin. May question ako, lahat ng natutunan nyo today, are you going to teach that to your downlines tomorrow? Will you? Yes. Pero pareho ba yung ibabagsak mo versus naka-attend sana sila? That's what I mean. Sino ditong nakapanood ng sine this year? Sine. Any movie this year? Pareho ba yung sabihin mo yung kapitbahay mo, pwede ba manood ka na lang tapos ikwento mo na lang sa amin? Di syempre hindi siya pareho because the experience is different. Correct? So I really hope to see you in our workshops. Yun nga lang guys, yung the success roadmap. I hope you get your tickets. If not tomorrow, you start getting them next week. Kasi 200 seats lang yung kaya naming ma-accommodate. And right now, we're like, how many in the room? Parang 500 people in the room. We can only accommodate 200. And that is in preparation for the Team Leadership Adventure in end of May and early June. Yun naman, 40 seats lang. So ang mag-aagawan doon, yung batch na ngayon ng roadmap and yung umattend na ng roadmap in the past. Pero are you ready to take this new challenge as a career for you? Yes. Is AIM Global your new career? Yes. You don't have to resign because you're gonna be doing this part-time. But if you're doing this part-time, believe me, sobrang laki ng pwedeng mangyari sa inyo. Now, are you ready to work? Yes. Are you ready to start booming? Yes. Teka, do you want to learn some more? Yes. Are you sure? Yes. You still have the energy? Because I have a friend who dropped by today, nag-text siya na, can I say hi to your audience tonight? Yes. Actually, dalawa sila, one of them cannot make it. Ito yung isa, ang message niya ay, I know that your session tonight is going to be very successful, and I know that AIM Global people are not just warm, but they're committed and excited. So please give them my warmest regards and tell them that everything that they do is not just for their dreams, but for the dreams of others. Warmest regards, Noy Noy. So yun yung isa. Yung isa friend is, I believe, nandiyan na ba siya? Is he right here? Right there? Behind that door? Kaya lang, my friend is really, really special. And I know you're gonna learn a lot from him. Ewan ko kung lahat kayo kilala niyo siya. But I'm sure you're gonna learn a lot from him. But are you ready to learn more? Yes! Are you sure? Yes! Ba't nag-brown out? Talagang may ganun. Dapat may ganun. Kaya lang kailangan yung palakpak niyo sobrang lakas. Kasi hindi ito lumalabas na mahina ang palakpak. Alam mo, sandali. Parang ulan lang yun na malakas eh. Dapat sobrang lakas na may kasama pang sigaw. Ready? Target. Go! Sandali, stop. Kaya lang yun, woo! Para na siyang ulan na may bagyo, di ba? Tapos biglang nalulobat, woo! Dapat i-consistent for mga 30 seconds. Kaya? Yes. Kaya? Yes. Yung parang baliw na baliw talaga kayong matuto. Kaya? Yes. Pero teka, magkatapatan tayo. Did you really learn tonight? Yes. Are you gonna apply what you learned? Yes. Are you gonna start learning your skills? Yes. Okay, are you going to start finding your commitment? When you go home tonight and you see your loved ones, you tell yourself also, it's not just me, for it's also for them. And pag kinontra kayo ng mga kamag-anak ninyo, sabi nyo, please huwag nyo akong kontrahin because I'm giving my best and this is not just for me, this is for all of our dreams. Not just for me. So please don't give me a hard time because I'm doing this for us. Kailangan kumaling si Ate Roxanne. But I'm sure with the guy that I'm going to introduce to you tonight, sobrang dami niyong matututunan sa kanya because he is so full of wisdom. So please get ready to rock the house. Please welcome the one and only pure excitement and pure energy, Vice President John Espinal! Good morning! Wow! Daming tao! Pwede
palabahan ni lahat ng mga mate ng MBO. Magaling ba si Jopet? Yes! Guwapo ba si Jopet? Yes! Palabahan ni Jopet Bedroso! Sino mga first-timer? Pwede makita kamay, mga first-timers? Wow! Pwede palabahan natin mga first-timers. Sa mga hindi ko nakakilala sa akin, ako yung isa sa may-ari ng kumpanya. Ako po yung pinakabata sa mga may-ari at pinakamaitsura sa mga may-ari. Ha? Did you learn a lot tonight? Yes! Sobrang galing ba si Jopet? Yes! And you know what? Isa ako sa mga nag-encourage sa mga lahat na umaten dito. Please do attend training si Jopet. You know why? Ask me why. Why? Bakit ako naging may-ari? Bakit ako naging ganito? It's because one of the reasons, isa ako sa mga naging estudyante ni Jopet Pedroso. Imagine nyo to, years ago, katulad yung ho, umaten lang ho ng mga trainings, umaten ng mga gantong seminars. And I still remember nung first time ko marinis Jopet, gumugulong talaga ako sa kakatawa. Mukha pa lang kasi nakakatawa na talaga eh, di ba? Tagang grabe ang kulit. Tapos pag nagkwento, ang galing. Hindi nakakatawa pag nagpapatawa. Yan. O, bumawi naman eh. Anyway, ladies and gentlemen, itong commitment namin mga may-ari. We would like to train you. Training is very important. Hindi nyo makukuha lahat ng gusto nyo pag walang training. Tama? Parang basketball. Kahit anong endeavors in life without training, hindi mo marating lahat ng gusto mo. And full of training ang AIM Global. That is why we encourage you, please do attend yung mga training si Jopet this coming 7, correct? That's April 7. Bago ko makalimutan, nga pala, masisipan ko. Ngayon pa lang ho, iniimbitahan ko na ho kayo sa April 28 sa anniversary ng AIM Global sa MOA Arena. Please do attend that. Mga kaibigan, for how many years, ang laging pinag-uusapan lagi is, ang network marketing, hindi yan tatagal, hindi yan hahaba. Meron lang yung certain peak. Pag na-reach niya yun, bababa na yan, wala kang choice, lumipat ka na. Kaya yung mga iba ngayon, pag sinabing bago, doon tayo sumali. Sa AIM Global, huli ka na. Last ka na dyan. Marami ng member dyan. Ladies and gentlemen, we are going to break that. The reason namin tinayo ang AIM Global, simple lang ho, bago ho namin tinayo to, naging katulad niyo ho kami. Members, umaten ng seminars. From scratch hanggang sa naging multi-millionaire. And finally, lahat ng mga sinasalihan namin kumpanya nagsasara. Totoo naman ho kasi talaga. Hindi man ho nagsasara, it dives down. Na pag ikaw nandudun ka na, alam mo yung baliw na baliw ka na, gustong-gusto mo na, tapos sabihin ng may-ari, wala na, mahina na. Di ba, naiinis ka, anong nangyari? Eh, gusto pa mag-recruit. So mga kaibigan, sawang-sawa na kami sumali sa mga kumpanya nagsasara. Kaya ho kami nang tayo para hindi na ho magsara. That is the idea way back 2005. Imagine nyo, ilang years na ho ang AIM Global. And now I'm very proud to tell you, we are the number one network marketing in the whole Philippines. Kaya kung bago-baguhan ka, first-timer ka, guys, please do attend sa April 28. Magugulat ho kayo. Yung promise namin na AIM Global tayo, hindi talaga tayo AIM Philippines. Hindi tayo AIM Manila. Pag umaten ho kayo sa April 28, magugulat ho kayo. Parang United Nations po tayo. Bakit United Nations? Ang AIM Global ho ngayon, present po tayo, may mga centers tayo sa iba't ibang bansa. Hindi lang ho sa Philippines. Magugulat ka, may Africans na aattend. Mga multi-millionaires na ho because of AIM Global. Millionaryo na ho. Imagine nyo, meron kami nakilala doon. 3 months pa lang ho, Millionaires Club na si AIM Global. Sa Nigeria ho, nag-join. Kakabaliw, no? Tinalo pa tayong mga Pilipino? Pero ito nakakabaliw. Yung upline nun, Pilipino. Yun ang nakakabaliw doon. Ha? Ano ang ibig sabihin nun? Napipicture nyo ba yung iniisip namin? Imagine nyo, we are going to be the head and not the tail. Before, lagi ho Pilipino, lagi tayong hanggang second lang ho tayo, minority tayo sa ibang bansa. Pero because of AIM Global, tayo magiging leader. Tayo magiging uplines. Ngayon pa lang ho, ma-excite ka na. Marami ho tayong Pilipino sa ibang bansa. Napakadami. Kukunin natin yan. Paano natin kukunin? Marami kayong mga kamag-anak, kaibigan. Hindi man ikaw, may kakilala ka, may kaibigan kamag-anak doon. Katulad niya, pinag-usapan pa lang namin sa boardroom, sino ipapadala natin sa Hong Kong? This coming March 31, holiday nila eh. So pag sinabi holiday, walang pasok. Eh mga Pilipino doon, pagka-holiday, walang ginagawa yun sa sentral. Nagkukutuhan. Nagbabarabara lang sa kalsada ha. May iba nagsasayang Gangnam Style sa kalsada. Ba't ko alam yan? Ito yung nandudun kami. Nanghihinayin kami sa oras na ginagawa nila. Kasi yun yung pahinga nila eh. And believe me mga kaibigan, the reason nandun sila,
They want to earn more. Iniiwan nila ang pamilya nila dito. They want to earn more. Pag narinig nila ito in global, baliw na baliw. Ang dami sumasali talaga. Ito mas nakakabaliw. Pag uwi ng bahay nila sa Hong Kong, syempre makikita yung produkto ng mga amo nila. Chinese. Doon marunong English naman kasi talaga doon. Panakita, buwi-buli ho. Bakit? Nature's way ang gumawa ng produkto. Hindi ho Filipino. And that's the reason bakit maganda yung produkto natin. Hindi ko minamalit ang Filipino products. Yun nga lang, pag sinabi hong aim global, kailangan globally competitive. Pag nakita mo yung produkto talaga, kahit saan mo daling talaga sa ibang bansa, bibilin ho talaga. Ang good news ho doon, ang distributor ho, ang yung pinaka-distributor lang na wala kang mabibilan sa buong mundo, sa aim global lang yun. At malupit niyan, yung may-ari, Pilipino. At isa sa may-ari, nasa harapan nyo. Ha? Magaling na, may itsura pa. Ha? Importante ho yun. So, we are here to train you. We are here to motivate you. We are here to inspire you. Alam niyo, napaka-importante ng inspiration. Di ba? Tama ba ako? Nai-inspire ho ba kayo? Yes. O expired? Alam mo, outside, ang bilis mapagod. Bakit? Kasi napapagod ka, kapag alam mo yung ginagawa mo, walang pupuntahan, no? Pare-pareho lang. Dito sa AIM Global, hindi ka mapapagod dito eh. Kasi lahat ng powers dugo, lahat ng pinaghirapan mo, alam mo bawing-bawi ka dito eh. Pag ikaw naging superstar dito, pag ikaw naging Millionaire's Club, alam nyo yung third floor ho ngayon, nire-renovate natin, pinapaspasan ho namin dahil hindi lang ho mga Africans ang pupunta dito. Americans, Chinese, iba't iba hong nationality. Siyempre, dadalawin ang office natin. So, siyempre, kailangan state of the art yung office. Kaya yung third floor, fourth floor na pag-aari natin, nire-renovate ho. Yung parang pagpasok mo, hindi na magdadalaw isip, mag-join na talaga. Isa sa mga nakakabaliw doon, may live size. Di ba, kumakain ba kayo sa mga restaurant, sa Max? Di ba may mga live size ng mga artista doon? Ang ginagawa ng mga Pilipino, pupunta doon, kunyari, papicture. Ha? Dito, ang live size, hindi artista, kami mga may-ari. Kaya, pag ako pumasok, yung mga may-ari. Picture kagad, yung mga Americans, mga bumibilibok sa mga Pilipino. And dahil po sa mga tayong nakatulad nito. Kaya ho kami naging ito, ulitin ko, dahil sa mga tayong nakatulad nito, dahil kay Jopet Pedroso. And believe me, marami na akong narinig ng mga galing speaker. Marami na ho. Pero kung hindi man siya ang pinaka-best, he is one of the best speakers sa lahat na narinig ko. Kaya yung sasabihin nyo, may training siya sa April 7, mahal, 1,500, sasabihin ng iba, mahal. O sige, bumili ka ng libro. Tingin ba yung libro yun? Marami ka matutunan. Oo, marami ka matutunan. Pero iba, kapag years of experience ang ituturo sa inyo, hindi yung libro ang tuturo, yung mismong gumagawa ng libro ang tuturo. O di ba mas power yun? Sa iba, pag ikaw, personal nakikita mo. Ang maganda pa ito, after ng training, pwede pa kayo magpa-picture kay Jopet Pedroso. No, tumalakpak yun ba? Talaga. Anyway, mga kaibigan, sana ho yung prinsipyo namin maging prinsipyo nyo. I know, mahaba na ho yung pag-attend nyo ngayong gabi, pero ang last na pwede ko sabihin sa inyo, sana yung prinsipyo ho namin maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo namin? Sana ho yung prinsipyo namin maging prinsipyo nyo ho. Ano ba yung prinsipyo namin? Prinsipyo namin, simple lang, habang bata ka, habang malakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, importante, sumusubok ka. Mga kaibigan, yung iba kasi, nag-uumpisa pa lang, ang iniisip lagi, baka hindi para sa akin, baka hindi ko kaya. Sumubok ka muna. Pag wala nangyari, okay lang. Normal lang mag-fail. Ang importante, sumusubok ka. Nakuha niyo ako? Eh kung mag-succeed ka. Eh kung yumaman ka. Ang pinakamahirap, yung kailan ka tumanda, saka umahabol. Huwag niyong sayangin yung panahon. Habang bata ka, sige lang. Pag-fail ka, okay lang yan. Eh kung matanda ka na, saka kahabol. Ano itsura mo? 90 years old ka na, subukan mo. Ano itsura mo na nun? Asan yung opportunity? Hahabol na ako. Ha? Yumaman ka man, hindi ma-enjoy. Nakuha niyo ako? Yuma, magkakotsi ka. Oh, BMW. Ilang taong ka na? 91. Ano itsura mo? Ang ganda ng BMW ka. Ha? Ito worse. Pag sumama ka sa Amerika, ma-enjoy mo ba yung Amerika? Ang ganda ng Amerika! Yung arthritis ka! Hindi mo ma-enjoy. Iba yung bata. Pag nagsansit ka, bata ka, mas marami kang magagawa, mas marami kang ma-inspire. Tingnan niyo ako. Yeah! Nakuha niyo ako? Dahil maniwala ka sa akin, iba ang success habang bata.
Iba ang bata. Iba ang bata. Ba't iba yung tawa niyo, tatay, ha? Umaga sa bata, bata. Iba naman pong bata yun ay sa isipan nyo. Abiyan pa tayo, abiyan pa tayo. Anyway, sino nga atin sa Tainy Jobet Pedroso? Taas ang kamay! Well, mga kaibigan, again, gusto nyo maging successful, you have to invest in trainings. Believe me, yung 1,500, hindi yung malaki yun. Pagkatapos nyo matin, at wala kayo natutunan, at di nyo nagustuhan, ibalik nyo yung ticket ninyo, at ibabalik ni Jobet Pedroso yung 1,500 ninyo. Oo daw. Dodobling ko pa. Oh, pero huwag ka na magpapakita dito. Anyway, guys, again, thank you for coming. Sana marami kayo natutunan. Our job is to inspire people, to train people, and to guide you. Na sana, hindi lang ho kami ang umangat sa buhay. Gusto namin dumami to tayo umangat sa buhay. Dahil ang InGlobal ho, naghahanap kami ng mga taong gusto mag-talino. Hindi kailangan mag-